Hi, I'm Bing Tavilog. Welcome back sa ating Panda Explore channel. So, ito, explain ko sa inyo kung paano. Hello guys, good evening. Welcome back sa aking channel. So, nandito na naman ako ngayon para magbigay sa inyo ng tips kung paano ako natulungan sa about sa aking problema about dito. Yes, about money. So, ito. Pero pagbago ka pa sa channel ko, subscribe mo na yan, like and share mo na lang, tapos pakipindot na lang ng bell button para updated ka naman sa susunod ko pong mga tips o mga kalokohang video. Joke lang. So, sa mga tips na binibigay ko pa sa inyo, so bali ito siya, papakita ko lang sa inyo kung paano at gaano kalaki yung tulong nito na nangyari sa buhay ko nung sa panahon ng pandemic, nagipit na halos lahat na wala ng trabaho. So, ito, panoorin niya. So, bali guys, ito yung loan apps na makikita nyo dyan na dumadaan minsan sa inyong newsfeed, yung FastCash loan apps. So, ang laki talaga ng naitulong sa akin ito nung panahon ng pandemic dahil kahit sa mga kapitbahay mo, hindi ka talaga makakahiram dahil lahat, halos lahat biktima ng corona, ng COVID-19 na to. So, isipan ko ito, nag-apply ako dito, tsaka lahating oras lang na nakapag-connect ako dito sa kanila, nakapag-connect ako sa app na to, nag-fill up ako ng form, pinil upan ko lahat ng mga details, mga personal details na gusto nilang makuha sa'yo. So, pagkatapos nun, na-approve agad, ang laking tulong talaga dahil sa time ng sa panahon ng pandemic na kailangan mo bumili ng gamot, bibili ka ng pagkain, si apps lang talaga, si FastCash lang talaga yung naasahan ko na nakatulong sa akin. Pero ito, kinukwento ko sa inyo pero hindi ko kayo hinihikayat na umutang kayo dito. Bali ito, sinishare ko lang sa inyo kung paano ko siya na-experience bakit ako nakautang dito dahil wala akong malapitan na kahit mismo kamag-anak ko kadugo, wala akong mahiraman na pera, kailangan na pambili ng gatas ng anak mo, wala kang malapitan, kaya dito ako kumapit sa kay FastCash, tsaka malaking tulong talaga yung nangyari sa akin sa pagpahiram ni FastCash dito kasi hindi nagutom yung anak ko, tsaka naintindihan nila yung pandemic ng time na wala kang trabaho. Nagbigay sila ng palugit kahit na yung unang apply mo pa lang is 15 days lang siya. Pero nung nag-message ako na alanganin dahil wala namang open ng mga remittance center, saan ako magbabayad kahit yung 7-Eleven nun, sarado, basta lahat. So, binigyan nila ako ng palugit kung kailan lang ako meron. So, alam nyo ba na first loan ko ay nagbayad ako ng 3 months, pero yun pa rin yung interest na binigay nila sa akin, hindi sila nagdagdag ng interest. Kaya yung hinihingi lang nila yung mga bank information mo, BDO, o kaya saan mo pwede i-claim yung pera. Kaya pwede mo rin claim sa Palawan, or GCash, or MLawyer, pero karamihan sa MLawyer ako nag-claim kasi mas mabilis doon. So, pagkatapos nyan, fill up ka lang ng personal information, tapos employment information mo, so bank information mo kung meron kang bank information, tapos i-submit mo lang yan. Tapos pagkatapos nun, hihingi sila ng personal mga family member mo, number ng family member mo, kung may asawa ka, number ng asawa mo, kung may anak ka, number ng anak mo, mga friends mo, kakilala mo sa trabaho or na employer ka. Number lang nila hinihingi mo, hindi naman nila tinatawagan, na in case lang na kung hindi ka nila makontak, may tatanungin lang naman sila. So, pagkatapos nyan, submit mo lang. Pagkatapos, makikita mo dyan, hihingi na naman sila ng picture ng mismong valid ID mo, tapos submit mo. Pagkatapos, i-picturean mo yung ID mo na nakahawak ka, na nakaganito yung ID mo. Kasama yung mukha mo, kasama yung ID mo, tsaka i-submit mo yan. Tapos maya't maya lang, siguro mga 10 seconds, i-congratulate ka na nila na ikaw ay nakapasa doon sa in-applyan mong loan. Tapos may selection doon kung bago ka nila i-congratulate,
may selection doon kung magkano yung hihiramin mo. So kung halimbawa na humiram ka sa kanila ng may pagpipilian ka doon kung magkano yung kaya mo lang hiramin. Halimbawa humiram ka sa kanila ng 2,000, oh, yun lang yung kaya mong hiramin. So ilalagay nila doon, sila mismo yung magbibigay sa iyo nung kung ilang araw mo siya pwedeng bayaran. Pero karamihan yung first loan nasa 15 days or 16 days muna. Pero yung ibang mga apps nga nagpapahiram sila walang tubo, basta ibalik mo lang ng 7 days. Pero mas mabigat yun pag wala kang trabaho, ganun. Kailangan may income ka araw-araw para maibalik mo yung pera nila ng ganun. So dito kay FastCash, nakaabot sila ng merong 30 days hanggang 180 days mo siyang babayaran. So ayan guys, tingnan nyo, nakaabot na ako ng 8.5. Ganun, nakabilis magpataas. Kada reloan mo, ini-increasean nila. Depende sa kung good payer pa, tataasan nila 1,000 to 2,000 higit. Kaya ako, nakailang hiram pa lang ako, ayan, naging 8,000 na. Tapos, so, ina-update ka nila na 3 days before, 2 days before na baka makalimot ka, may tumatawag sa iyo na staff na ay ito na yung araw ng due mo. So sinishare ko lang sa inyo kasi guys, minsan pag nanghiram tayo kahit kamag-anak pa natin, ang hirap humiram sa mga kamag-anak na hindi nakakaintindi ng hinaing mo, hindi nakakaintindi na walang wala ka. Minsan may kasabihan na mabuti pa nga yung ibang tao, nakakatulong sa problema mo kaysa ganun. So naiintindihan nyo na siguro, marami din naka-experience na ganyan. So kaya naisipan ko instead na manghiram ako sa kapitbahay ko, kahit ako may amo, instead na manghiram ako sa amo ko, dito kay FastCash umaasa, dahil si FastCash ang nakakaintindi at express na nagpapahiram sa akin ng pera anytime, anywhere, sa oras ng mga emergency pwede kang makahiram sa kanya. Ura-urada mismo, wala pang kalahating oras, pwede mo na siya i-claim. Pwede, lalo na yung may mga GCash account, mas madali talaga to kahit saan. Pwede mo siyang utangan si FastCash. So, yan na lang muna guys. Sinishare ko lang sa inyo. Pero, oops, kung gusto nyo naman ito pa pala, nakalimutan ko. Dito kay FastCash, pwede kayong kumita ng pera dito. Halimbawa, nag-loan kayo dito, tapos nung pag-loan mo, nag-invite ka ng friends, every friends na ma-invite mo may reward ka. Kaya dito pag mas marami kang friends na na-invite, mas marami ka rin reward. Pero basta minsan pag marami kang reward tsaka marami kang loan tsaka good payer ka, may mga coupon sila na binibigay na discounted ka ng 150 pesos sa loan mo, binabawasan nila lang ganun. So ganyan, parang ang saya lang naman sa pakiramdam na may matatakbuhan ka na ganung makakatulong sa problema mo. So yun na lang muna guys yung i-share ko sa inyo, sa mga gusto na umutang dyan na hindi alam kung paano, pwede nyo ako i-message below para tanungin kung paano, i-reply ko kayo at saka i-message ko kayo kung paano kayo mag-apply sa apps na to. So yan na lang muna guys, sa sunod ulit na video. Bye!